Ganyan po sila kapag nakakita ng mga butike, mga ipis. Ang tawag doon, puyog. Hindi naman po mainit, ma'am grafikero. Naka-electric fan po kami. Correction lang po, ma'am Helen. Hindi po ako nagunod. Hindi po kami matunwari, ha? Hinahimanimahin yung matay po si Jerry. Ito pala si ma'am Helen. Totoo po nangyari yun. Wala po malong pan yun, ma'am Helen. Wala po alam drama yun, ma'am Helen. Hindi po namin sila po pwedeng gawing drama para lang po kami. Ma'am Helen, kung napapanood nyo po yung full story ng video na yun, hindi po masasabi na scripted yun dahil kitang-kita nyo po kung gano'n na namutla si Cherry, tapos kahit ipump ko, hindi siya gumagalaw. After po niyang ma-revive, dinaretso po namin siya agad sa bed, tapos na-confine po siya ng 3 araw. Nakita po daw na maliit ang kanyang puso. Lahat po ng laboratory ginawa po sa kanya para lang malaman kung bakit siya inatake. Kaya po yung comment niyo, ma'am, hindi po yun gawa-gawa. Kaya, correction lang po yun, ma'am Helen. Hindi po namin nagaling po yung magkunwari o momente na natin. Maganda na rin po yung nag-comment po kayo sa live namin. At least po napaliwanag ko sa inyo yung totoo. Kasi po nakita ko rin po yung comment niyo nung nakaraan. Na-reply ako po kayo. At maganda na rin po talaga nag-comment kayo dito. Kasi kung mapapanood nyo po, hindi yun po gawa-gawa, ma'am. Kasi sobra naman po talino ni Cherry kung nakaya niya pong magputla-putlaan. Kung nakaya niya pong hindi gumalaw nung araw na yun. Diba po, ma'am? At saka hindi rin po papayag yung vet na makipagsabwatan sa amin na may sakit si Cherry nung time na yun. Diba po? Yeah. Kaya po, sana po malaman nyo, ma'am, na hindi po gawa-gawa yun. Salamat po. Kung sakali pong maniwala kayo o hindi, kayo na po bahala, ma'am. At least po, yung sa side po namin, wala po kaming nilalokong tao, wala rin kaming hinihingian. Ayan, ma'am. Salamat po ulit. Yan naman po sa aming correction lang po. Itinatawid lang po namin kung yung kami sa loobin. Nalagkan po lang sa amin sa loobin dahil po, syempre, bilang sa kumpo parent, masakit po para sa amin. Saka hindi po kami gagawa ng ganun, ma'am. Pwedeng ibang joke, wag lang po yung mamamatay yung alaga namin. Kasi hindi rin po namin kaya yun. Maaring mag-joke kami sa ibang bagay, pero yung sabihin po na dinok namin na mamamatay ang alaga namin, naku, ang hirap mong gawin nun, ma'am, kasi yung magkasakit nga lang po sila, napakabigat na sa dibdib, paano pa yung sasabihin namin na mamamatay po sila? Kaya hindi po namin kayang gawin yun, ma'am. Kung mapapanood nyo lang yung mga video namin, iba po kami sa iniisip nyo. Hindi ako nagamit ng sarili ko, pero yun po yung totoo. Iba po kami sa mga iniisip nyo. Yun lang po. Mula noon, kahit hindi pa kami gaanong nakikilala dito sa social media, lahat po ng alaga po namin, minamahal at inaalagaan namin ng tunay talaga. Kung ano yung nakikita nyo, ayun po yung pag-aalaga namin, may cameraman o wala. Yun lang po. Sabi naman ni Sir or Ma'am Grafikero, buti hindi mainit na kaya yung tulo. Yan, nasagot ko na yan na naka-electric pan tayo. Yan, naka-electric pan lang po kami. Ayan, na-correction mo po yun na Ma'am Helen. Salamat po sa comment. Salamat po. Mabuhay din po kayo, Ma'am Helen. Salamat din, Ma'am Jonay. Sana po naunawaan nyo yung aming side na yun lang po talaga yung aming. Totoo. Salamat po. 20 po silang lahat, Ma'am Jonay. Kasi hindi po po yung video na yun, ma'am. Ngayon, marami po akong upload. After po ma-revive, nung nakita niyo po sa huli na nagkamulat si Cherry, diniretso po agad ni Fernan yung sabit. Tapos na-confine po siya doon. Kasi kung ang gagawin po namin, sinubid po namin sa kagad sabit. Kung hindi ko po siya sinipr ng time na yun, baka po wala na kami Cherry ngayon. Salamat po. Kaya kung sa lahat po ng nanonood, kung hanggat kaya po natin i-CPR yung alaga natin, revive. Dapat po talaga gawin. Hanggat marirevive po natin, revive po natin. Ilang beses na po nangyari sa amin yan, kay Milky, kay Cherry, ganyan po nangyari. Ang pag po kay Cherry is kay Milky, kay Lola Milky namin dati, revive namin yan. Ganon din yung nangyari, inatake din yun. Alas,
hindi namin naisipan ito niya ng video kasi yung mga panahon na yun, gusto lang namin ng tao dito. Iisip namin talaga maigitas namin siya. Ganun din ginawa namin, pilap namin siya. Ang hindi lang namin nagawa yung CPR. Kasi hindi namin masyado na-isip kagad yung CPR kay Lola Vicky. Tapos kay Cherry din po, ganun din nangyari. Si Cherry, sinirepeg muna namin dito. Nung nagkamalay, diretso agad namin sa bed. Pagdating po sa bed, ganun pa rin, natake pa rin. Wala hindi na po kami. Hindi na po kilaya ng katawan ni Cherry yung nangyari sa kanya na bumaba po kasi yung kanya, yung red blood cell. Naging din mas lumamang na po yung puti ng dugo niya ay hindi na nakayaman ng kanya. Saka, kung kami po ba naman gagawa ng scripted, sana po si Pernan na lang yung minarap ko sa camera, sa camera nung time na yun. Di ba po, bihira ko magpakita sa camera, tapos makikita ko sa camera sa ganung sitwasyon. Siguro naman po kung scripted yun, syempre dapat maayos naman ako nung time na yun. Kaso po, on the spot na po yun, kaya naman ginawa kong video para po kung sakaling anuman mangyari kay Cherry, meron kami ipapakita sa mga panya dahil biglaan nga po yun eh. Nagulat din kami kung bakit nagkagano siya kasi nung umaga na yun, may upload kami na ang saya-saya pa namin dahil nag-ano po siya, yung ring the bell, sila ni Goku. Nagri-ring the bell pa sila, tapos nag-ano pa siya, yung nag-tricks. Tapos pagdating ng hapon, biglang ganun na. Kaya po tingin ko po wala na talaga si Cherry nung time na yun dahil napawiwi na siya, napapupo na, tapos hindi na tumigil na talaga yung paghinga ng tiyan niya. Nung pinapump ko po na yun, hindi ko rin namamalayan na bumabalik na yung paghinga niya eh. Kaya dire-diretso ako ng pagpump nun. Pero makikita niyo po na namumutla na talaga si Cherry no, tapos yung dila niya nakalawit na. Hindi naman po kaya ng aso yun kahit anong talino pa ng aso. Hindi po magagawang mamutla. Kahit sabihin scripted, hindi kayang mamutla ng aso kapag scripted, hindi po talaga. Wala pong ganun ka. Walang ganun. Kahit, oo, walang ganun. Gagalaw at gagalaw po yan kung talagang scripted po yun. Saka yung pagpunta pa lang namin sa vet, hindi papayag ang vet na ganun ang mangyayari na hindi naman talagang, wala naman talagang sakit, i-confine. Ang dadalhin sa vet na, hindi po hindi kanyan. Para lang pa hindi naman kami gagawa ng katawa-tawa para sa sarili namin. Kaya sana po bago po yung iba manghusga, itry po natin na mag-research kung ano po ba talaga yung totoo. Yun lang po. Okay. Masayin na natin yung ating comment. And then pinaliwanag ko lang kasi lagi ko rin naman nakikita talaga yung comment ni ma'am na ganun. Laging ganyan yung comment niya na tama yan, ganyan lang, wag yung nagkukunwari kayo. Laging ganun yung comment niya kasi. Maigi na lang po na nanonood kayo ngayon sa live namin at napaliwanag po talaga namin ng live. Ayan. At least, maliwanag ko po sa atin na lahat. Hindi po namin magagawa yun, ma'am. Na magpanggap na mamamatay yung mga alaga po namin kasi anak po yung turing namin sa kanila. Masakit po sa kalooban na ganun ang gawin o mangyari sa kanila. Kaya hindi po talaga namin gagawin yun. Kaya, ayan po. Ito po ay last na paliwanag ko. Salamat po. Sabi ni Sir Gratigo. Gratigero. Wala po kami narahin Sir Gratigero. Bali, sa court po, meron po yung mga bakalting lote. Doon po sila nag-wibi at pupupo. Opo, ma'am Michelle, pag nakakita sila ng pagkagising po ito mga ito, nakikiramdam ng mga mahuhuling gagapang mapaitis, paru-paru, basta nakapasok. Sabi ni Ma'am Helen, dahil daw alam niya sobrang turuan sila. Mali po yun, Ma'am Helen. Ma'am, kahit gaano po kagaling yung aso, hindi po natin sila matuturuan, hindi po natin magagawa kung paano po sila mamutla, kung paano po manigas yung kanilang dila, tapos kung paano rin po hindi sila gumalaw. Kasi kahit ano pong, kung gaano sila katuruan, hindi po talaga mangyayari yun, ma'am, na mamumutla sila ng gano'n. Kaya po, magbigay po kayo sa amin ng proof na talagang kaya ng isang aso na gawin yung gano'n. Halos gano'n yung same na same. Magbigay po kayo sa amin ng gano'n na proof. Saludo po ako sa inyo, ma'am. Asaka yung ano po, Huwag kayong gagaya sa labas. Harap. Huwag nang gumaya sa labas. Hayaan nyo sa
Ilalim na sila, ilalim sila. Gabi na. Huwag nang gumayos sa labas, ha? Ayun lang, Ma'am Helen. Nakakatuwa rin naman po dahil iniisip niyo po na ganun kagaling yung mga alaga namin. Panginis ang bukot record na po yan. Pero never po talaga kaming nang long. Kaya po namin humarap dito sa video po namin na wala po kaming nilolokong tao. Kahit po sa mga follower namin, wala po kaming hinihingian. Meron pong nagbibigay, pero wala po kaming hinihingian. Magbigay o hindi po sa amin ayos lang. Hindi po kami nagpaparinig sa video namin na wala kaming ganun, wala kaming gento. Basta po sa amin po, ma-share lang po namin yung kasiyahan. Ganun lang po kami. Never po kami naloloko ng mga follower namin. Kaya po namin humarap yan dito, ma'am, sa live namin kahit ano pa man po. Tsaka yung mga ganun, kasi yan ang Ma'am Helen. Sana nang may record na sa Guinness Book of Record. Na kayang-kayang mamutla ng aso.